see it. Yung pag makita nyo talaga ba. Okay. So I think goods na rin yung recording natin. Nag-start na siya. Alright, so this is now your official start for lesson 33. The command form of the verb. Please look at the screen. Screenshot kung hindi po masulat. Kasi naka-PowerPoint tayo. Mabilis na tayo ngayon compared yung last time. Screenshot na lang yung katapat natin dyan. For those who are using cellphone, you can zoom po. Minasan. Again, para po sa gumagamit ng cellphone, baka hindi po makita exactly yung content ng screen kasi maliit syempre yung screen ng cellphone, no? You may zoom po. Nazo-zoom daw ito. I haven't tried it myself, but some of the students had the same problem kasi hindi nila mabasa yung screen. So, all you have to do daw is to zoom it. Nagawa naman nila. So, most probably, you can do the same thing. Alright, so, let's go. Wala lang, simple lang yung background natin. Mahirap tayo. Okay, let's wait for it to load. Tulad ng sabi ko sa inyong minasan, no, I cannot send the complete na PowerPoint presentation kasi nga naka OneNote ito. Yung ano ba, hindi mabili or built-in something-something yung ano yung program. Like I said, this laptop was bought here in Japan, so you have to actually purchase the Microsoft Office na ano na program. As in, bilhin mo talaga, tsaka babayaran mo taon-taon yung subscription mo. And, well, I don't have the money for it, to be perfectly honest. And, nadadala naman siya nung minano-mano ko na lang nasulat na slides. Siyempre, wala yung translation yung isang yun. That's why we have the lecture right now. So, in continuation ito, Okay, i-move mo natin ang slide, no? May susubukan ako minasan. If you can still hear me after I exit this, please confirm. Okay, you can either thumbs up or what. Kasi nagkaroon to ng issue dati, nung in-exit ito. Well, I'm going to try again. Ajika, bakit end call? Sorry. Jesus Christ. Okay, I'm sorry for that. Okay, clumsy. Mm-hmm. Jenga, is it Shema? Is it by Shema? Oh, yeah. That's it. Okay, it's not doing great. What the? Wait lang. Ayun. Oh, siya. Okay na sana eh. Bad trip. Pati ko kayo makita. Oh, no. Okay, there you go. Jesus Christ. Oh. If only. Okay. We're back at it po, minasan. Yeah, apologies for that one. Okay, let's see. Right tayo dito sa slides, no? Alright. Okay, let's try to access one. Okay, naririnig pa rin ba ako, guys? Hello? Yes, po, Minasensei. Okay, thank you po, Minasensei. Thank you. Alright, so it's like the problem is fixed with Skype. Okay, what happened last time is kapag inex yung parang maliit na box kung nasaan yung call ninyo, napuputol yung audio sa side ko. Anyway, this was your lesson, okay, from the time na lecturean pa kayo ni Sir Farmer, no? Okay, regarding this one po, minasan. Right? So, medyo nagkaroon tayo ng ano dyan. Okay, we're going to go back with this one for quite a bit. Okay, para po sa kaunting review. So, ito yung pattern ninyo from lesson 32.
with a WH question. By WH question, yun yung inyong nani, dare, dochira, its ka, its, and so on. So yung what, when, where, why, how ninyo yan po na formation from lesson 31. So bilang pagbabalik lang doon para meron tayong kahit paano tinatawag na sense of continuity, kumbaga, so we're going to go back a little bit. Okay, since matagal-tagal na yung last yung lesson eh. Last week pa yung huli ninyong lecture. So para lang mabalikan or ma-review yung pinakahuli ninyong lesson kahit paano with Sir Farmer. So again, when we say WH question, okay, look at the screen po, okay, with the arrow, minasan. Okay. WH question, by the term itself, ito yung what, when, where, why, how natin po. Okay, so that's going to be your nani, itsu, dare, dochira, doyatte, and so on. Okay, with the Japanese, ikutsu din. Okay, you have your how many na ikutsu. Then meron kayong ikura na how much. So, WH question plus yung H lang. Okay, so that's your pattern there na dudugtungan natin ng particle ka o yung question mark supposedly. And then, yung susunod po sa pattern, yung adjective. Then you have your noun na nirepresent ng kung ano man yung WH question. So kung magda-WH question ka na what, then yung noun ay dapat thing. Kung magda-WH question ka na who, then dapat yung noun ninyo ay person. Kung magdo-WH question ka na doko, dapat isang lugar ang inyong noun. Kasi nga, pag nani, nagtatanong ng thing. Kapag dare, nagtatanong ng person. Kapag doko, nagtatanong ng lugar. Okay, so kailangan ninyong i-partner po yung inyong noun sa kung anuman yung hinahanap na sagot ng inyong WH question. Okay? Balikan lang natin ito siya ng slide. Hindi ko gusto yung projection ng screen ko dito po. Gusto na. Okay? Anyway. So, katulad nito po. Ayan no, nakabulit po siya minasan. Yung WH question na ito ay yung ating dare. Pitingin po sa screen, iwa one by one natin po yung pagsunod sa pattern na ito. Okay? So, again po. Yung WH question o yung pantanong ay yung ating dare na nakikita dito sa bullet. Okay? So, yun yung who natin kumbaga. So, sunod sa WH question, yung ating particle ka. At ito na yun, particle ka. After or pagkatapos ng particle ka, naka-underline po yung ating adjective. So, ganun din yung makikita ninyo sa example sentence later. Eh, lahatin ko na lang ito. Okay, cut off lang kasi ito. Ganyan lang. Cut off lang kasi ito. Balikan na lang natin siya totally. Be. Hindi ako komportable na kalahati lang yung lesson. Anyway, review lang naman din siya. Kasi tapos naman ito ni Sir Farmer. At, well, you are 2 weeks. Yung ano yung previous lesson na ito. So medyo malayo-layo na yung gap. Kailangan talaga na reviewin po minasan. And like I said, I'm not happy kung ganun kalayo yung gap ng bawat lesson ninyo. Sa totoo lang kasi ang hirap mag-adjust yung ang layo ng pagitan ng mga lesson. Sa totoo lang. So I understand that feeling kung medyo overwhelming. Kung babalik tayo po ay kung hindi tayo ano magkakaroon ng konting review man lang nung nakaraan na lesson. Okay, so balik tayo sa parehong pattern. So again po, okay, yung parehong pattern na ito pa rin, no, marami kasi tayong WH question. Tsaka iba't iba yung noun na partner ng bawat isa. So again, you got your WH question, kahit ano dun sa kanila, okay, susundan nyo lang yan ng particle ka. After ng particle ka, follow pattern, dapat isang adjective yung nakasunod. At ito yung makikita nyo sa example na naka-underline. So naka-bold yung WH question, tsaka yung particle ka, kasi sila yung magka-partner. Yung adjective, in-underline na natin.
yung noun na ginamit natin para i-partner sa kung ano yung itinatanong sa WH question ay naka-color-coded na green. Tapos yung verb natin para tapusin yung pattern ay nakakulay red. So again, naging coding-coding yung labas natin po para makita yung itsura mismo ng pattern. Okay, ito yung kaso natin for the Japanese. Hindi lumalargo yung sentence ninyo kung hindi nyo nasusunod yung pattern. Ibig sabihin, hindi kayo maiintindihan ng Japanese kung hindi nakasunod sa kanilang sentence pattern yung sentence mo. For example, may gusto kang sabihin, tapos kung ano lang yung naisip mo, kung ano lang yung gagamitin mong word para masabi talaga yung punto mo, okay, hindi ito maiintindihan ng Hapon kung hindi ito nakasunod, syempre, sa sentence pattern ng Japanese. Okay, hindi tayo pwedeng maggawa-gawa lang ng sentence pattern natin kasi trip nating sabihin. Okay, so again po, casual lang talaga ako manalita minasan kasi parang usapang barkada ng to eh. Okay, so again po, sundin lang yung format ng pattern para magkaintindihan kayo ng Hapon. Alright? So again po, I hope you don't mind me being very casual po with how I teach kasi gusto ko komportable kayo, no? Tsaka yung parang ano lang, chill lang tayo. Chill lang, huwag natin masyadong ano, lagyan ng gap yung student tsaka teacher na relationship. Huwag naman. Okay? Ano lang, isipin nyo lang na natuturo lang ako sa inyo dito ng Japanese for the sake of teaching. Ganun. Anyway, going back, here's your pattern. Okay? So ito yung WH question ninyo. Okay? Syempre hindi ko 'to nabigay sa inyo po kasi lesson 32 ito eh. So this cute kanji right there, ito nakikita niyo yung kanji. Pwede niyo namang drawing sa kanji lookup kung trip niyo. Pero wag na, sabihin ko na lang. Okay? This is nani. Okay? So ang ating WH question ay nani. So what? Okay, yun yung WH natin, no? What sa English, ano sa Tagalog? Siyempre, dahil nani na yan, yun na yung WH question, sundan mo na lang ng particle ka. Particle ka, ayun. Tapos, adjective pa rin yan, adjective po. This time, yung inyong WH question na nani, kasi nga what ito, nagtatanong ng thing, kumbaga, yung noun natin ay specific po sa dalawang ito. Pwede kayong gumamit ng koto. Kung trip ninyo, no? Pwede kayong gumamit ng koto po, minasan. Then, maliban dyan, okay, ito din, naka-green siya, mono naman po yung gagamitin ninyo. So, mono, literally, no, kung hahanapin nyo ito sa Takoboto, yung mono ay thing, ang ibig sabihin. Alright? So, anyway, koto or mono man, silang dalawa yung noun na partner ng inyong WH question na nani. Yung nani natin, box-box lang naman yan eh. Okay, box-box. Okay, ito. Right. Then, you got your verb. So again, color coding ng verb ay pula. Okay. Green, pag noun. Ito po, yung dalawang noun lang, specific siya, no? Koto, tsaka mono, yung pwede para sa inyong nani. Yung verb, syempre, bahala na kayo dyan. Kung anong verb yung gagamitin ninyo. So here goes your example sentence. So ayan. Again, re-reviewin lang natin to minasan, no? Hindi ko kayo pahihirapan dito na side. Okay. So this is your nani. Sinulat ko siya ng nakahiragana lang. Okay. So nani. Ayan, nani. WH question. Particle ka, particle ka, particle ka. Nakasunod sa pattern. Got your adjective. Ang adjective natin sa example ay suki. And then, yung ating noun ay itong kulay green, yung mono, yung ginamit ko dito. Ito, na-adjective kasi. So, suki, na. Nandyan yung na ng na-adjective kasi noun ang nakasunod. So, na, yung na-adjective. Lagyan ng na ang na-adjective kapag noun ang nakasunod. So, ito nga po, yung noun natin, yung mono, kulay green. Ito lang yung pwede, tsaka itong koto. Ga, okay, para sa particle. And then, nandito yung verb. Verb natin ay arimas. So, we have nani, WH question, automatic ka, ang nakasunod. Suki, na adjective, na. Mono, yung noun. Arimas, yung verb. So, nani ga,
suki na like yan. Okay? Nani ka pala ito. Okay? Nani ka suki na mono ga arimasu ka? Again, nani ka suki na mono ga arimasu ka? Okay? So, tulad ng sabi natin po, itong koto tsaka itong mono ay natatranslate sa salitang something or anything sa version ng English. Itong dalawang ito sa Tagalog, pwede mong sabihin kung ano ang something, kahit ano yung anything natin. Okay? Something in Tagalog is kung ano. Anything sa Tagalog, kahit ano. So, nandun yung WH question sa Tagalog. Kasi yung nani natin, what? Yung nani na what? Ano yan sa Tagalog eh? Kasi yung nani ay ano sa Tagalog. So, maririnig natin yung version ng Tagalog natin po. Okay? So, in translation, okay, is there anything you like? Pwede mo rin sabihin, is there something you like? Tagalogin natin, okay? May gusto ka bang kung ano? May gusto ka bang kahit ano? So, pwede mo nang gamitin po ito. Okay, so yung ginamit natin na version ay para sa something. Kasi may anything na tayo sa taas eh. Pero kahit saan sa dalawang dyan na translation, pwede naman eh. May gusto ka bang kung ano dyan? May gusto ka bang kahit ano dyan? Kung yung gusto mong itanong sa tao ba? Okay, pag sinabi natin something or anything po minasan, indefinite pronoun kasi ang tawag sa mga to sa English version. Sa Tagalog natin, okay, ito ay ginagamit natin para sa mga bagay na hindi natin ma-specify or sa mga bagay na hindi natin matiyak. Okay? So, something, anything, walang specific, right? So, kaya yung lumalabas, may gusto ka bang kung ano dyan? Kunin mo lang. Example, no? May gusto ka bang kahit ano dito sa tindahan? Sige na, pumili ka lang. Bibilhin ko. Example ng usage natin sa Tagalog. Again, may gusto ka bang kahit ano dyan? Kumuha ka lang. May gusto ka bang kahit ano dito sa tindahan? Kuha ka lang. Bibilhin ko. So, it does exist. Meron tayo niyan sa Tagalog. Na yung ano na what ng ating English ay yung ating nani naman dito sa Japanese. So, tugma-tugma yung Japanese tsaka yung Tagalog version. Pero somehow, if you prefer English and yung translation, make sure to use the proper equivalent. I wouldn't say translation, no? Kasi hindi naman ito yung ibig sabihin ng nani. Okay? Again, kung gusto nyo mag-English po, go ahead. I wouldn't stop you. If you'd like to explore your English options, then why not? Just make sure to follow the proper equivalents of each version. Para nga naman, masunod yung grammar ng English. Kung mag-i-English nga. Pero kung magtatagalog kayo, okay? Sabihin natin, generally, nagagawa ito siya ng 1:1. So, ibig sabihin kung ano yung meaning ng word sa Tagalog natin, yun pa rin yung lalabas. Okay? So, that's why we got your ano pa rin dito. May gusto ka bang kung ano? May gusto ka bang kahit ano? Yung gusto natin ay nanggaling sa adjective na ski. Okay? So, yung ating mono is tumutulong po para sa inyong nani. Kasi nga, tulad ng sabi natin kanina, no? Yung mono ay thing na siyang tinatanong nung nani natin. Alright? And then, you got your another version. You have your doko. So, doko, yung WH question, particle ka, adjective. Then, specific for doko ang term na tokoro. So, ito yung noun niya. Okay? Doko, double question. Particle ka, adjective, and then tokoro, should I say. Tokoro. Yung equivalent ng tokoro ay yung word na somewhere, anywhere sa English. Siyempre, yung sa atin naman, kung saan, kahit saan. Siyempre, nandyan yung doko eh. Doko is saan sa atin, right? Kasi where ito. Right? So, somewhere, kung saan. Anywhere, kahit saan. You got your translation, and you got your example dito po para sa ating sentence. Okay. Aya-san wa doko ka Shizuka. Again, this adjective ay na-adjective pa rin. So again, that's Shizuka. Shizuka meaning tahimik.
Okay, tahimik ko minasan, quiet, kumbaga. Tokoro ga irimasu. Okay, so yung ating verb natin dito ay need ang ibig sabihin. So this is irimasu. Okay, so again, Aya-san wa doko ka shizukana tokoro ga irimasu. Okay? So again, yung WH question nyo, yung doko, airway particle ka. Adjective, shizuka. Tahimik, quiet, na ibig sabihin. Na adjective din, nasundan ng na. Then we have your tokoro. Ayan siya, tokoro. Na ibig sabihin ay place. Partner ng inyong doko, kasi nga kung doko, nagtatanong ng lugar. Okay, saan? So lugar ang sagot. Yung meron kayong tokoro dyan. And then you got your verb, nakapula, irimasu. Ibig sabihin, need o kailangan. Translation, okay? Aya needs somewhere quiet. Tagalog, kailangan ng tahimik na lugar ni Aya. Pwede mo rin sabihin, kailangan ni Aya sa kung saan na tahimik. Kailangan ni Aya ang kahit saan na tahimik. So anywhere quiet. Okay, somewhere quiet. Tahimik na kung saan, tahimik na kahit saan. So unspecified location. Basta tahimik nga daw. Okay? So that's your example again, okay, from the previous lesson as a form of review. Now going for the next slide, ito yung pattern kan pa rin, parehong format, no? Pero syempre, okay, change tayo po ng WH question. So you have your dare, na who, susunod ang particle ka, adjective pa rin, this time hito yung ating noun. Kasi nga dare, ibig sabihin who. Ibig sabihin, sino? So, tao yung tinatanong. So, meron kayong hito para sa person. At ito sila together ay nagiging someone or anyone. Okay? Unspecified na person, kumbaga. Then you have your, sino to? Ay, sorry. Okay, so you have your pattern po. Okay, WH question, naka-bold. Hindi siya masyadong halata, no? Okay, dare ka. Okay, dare ka. Ryori, ang isang ito, ryori, ibig sabihin, okay, pagluluto. You could also say the term cuisine, dishes, yan, basta pagkain, yan. Got your particle ga, and then the term jozu. Okay, jozu, ibig sabihin magaling, mahusay, ganyan, skillful, kung sa English. Okay, na-adjective din. Then meron kayong hito. Ito na yung hito natin, color green, okay? So, dare ga, ang ating adjective ay jozu. Okay? Dare ka, ryori ga, jozu na hito. Ito yung color green. O, then yung verb natin, shirimasu. Shirimasu means to know, alam in Tagalog. Then, question mark. Dare ka, ryori ga jozu na hito shirimasu ka? Translation kung sa English. Okay. Do you know anyone? Pwede mo rin sabihin someone. Do you know anyone who is good at cooking? Do you know someone who is good at cooking? Then, we have your Tagalog version. May kilala ka bang taong magaling magluto? Pwede mo rin sabihin, may kakilala ka bang taong magaling magluto? Okay? So again nga, together with dare ka and hito, you mean someone or anyone. Okay? Then we got your its ka. So ito ay galing sa itsu na when. And then you got your ka pa rin, adjective. This time, dahil yung itsu ay nagtatanong ng time. Okay, panahon yung tinatanong ng itsu kasi when ang ibig sabihin ng isang yan. Partner niya ay toki. So, mayroong specific na noun, partner, ang bawat WH question, depende kung ano yung tinatanong ng WH question na yun.
So, yung itso, ibig sabihin, when. Siyempre, kung magtatanong ka ng when o kailan, time yung hinihingi mong sagot. Panahon yung hinihingi nating answer. So, you have your toki, partner ng itso. So, itsuka, adjective, underline pa rin, toki. Okay? Equivalent to your someday sa English na sign. Okay, example sentence natin po. Okay. Itsu ka kanpeki na toki ga kuru desho? So again, puro na adjective yung nagamit ko pala dito the whole time. Lala, natawa lang ako. Okay, hindi ko siya na-notice dati nung ginamit ko sa to lang. Okay, so again po, puro na adjective talaga siya. Okay, itsu, WH question, particle ka, and you got the word kanpeki. Again, adjective, galing pa rin sa na-adjective. Okay, kanpeki. Kanpeki means perfect. Ibig sabihin din, flawless. Ganun. So yung perfect na lang gagamitin ko dyan. Okay, so itsu, double expression, particle ka, kanpeki, yung adjective natin, di halata yung underline. Okay, kanpeki. Okay, perfect, ang ibig sabihin, na adjective din, so kailangan yung na. Then, together with, toki. Okay, so talagang magkakasunod ito sila always, kasi nga pattern yung tawag, no? Kailangan magkakasama sila. Okay, then we got your okay, verb here. Okay, it doesn't matter kung ano yung form ng verb ninyo minasan. Okay, dictionary form, te form, nai form, potential form. Yan, volitional form, doesn't matter, basta verb. Okay? So again, itsuka kanpeki na toki ga kuru desho? Again, hindi to tanong na desho ha? Okay, desho ito na siguro. Or should I say, ayan, siguro nga, siguro, sigurado. Ganyan. Okay? Again, itsuka kanpeki na toki ga kuru desho? Okay, translation for English is this one. The perfect time will probably come someday. Kasi nga yung disyo natin dito no ay para sa disyo na falling intonation. Iba yung disyo na pataas sa disyo na pababa. Okay, magkaiba ang dalawang yan. Again po, yung disyo, okay, balikan natin no. Yung disyo na ito ay iba dun sa naunang disyo ninyo no from lesson 21. May disyo sa lesson 21 ng N5 na pataas. Yun yung disyo na pang-confirm. Yung disyo na nandito po ay yung disyo dito sa N4 ninyo from a previous lesson na ang ibig sabihin ay siguro. Okay, probably kung sa English. Kaya falling intonation yung isang yan. Again, it's ka. Okay, tingin sa arrow. Kanpeki na toki ga kuru desho. Baba, desho. Iba yung desho na pataas. Then, itsuka kanpeki na toki ga kuru desho. Then, you got your translation. The perfect time will probably come someday. Then, yung Tagalog natin. Okay? Siguro, darating din ang perpektong panahon balang araw. So, yung balang araw natin, yun na yung someday no, ng English. O yung partnership ng itsuka at ng toki sa Japanese na nagiging equivalent tuloy ng someday ng English at ng balang araw ng Tagalog natin. Okay? So again po, bawat WH question ay may pairing na specific na version ng noun para sa kanila. Okay? So again po, balikan natin no, yung inyong previous na pattern. So, gustong mag-screenshot po, minasan. Okay, so that you may have your own copy here. Okay, with the coding natin, no? Na win one by one natin yan. Kung gusto nyo ng copy. Okay na ba? Ay, sige. Okay lang po. Okay, sige po. So, yay, ayan. May screenshot. Ang gusto mag-screenshot? Okay, sige po. So again po,
Okay, huwag kalimutan minasan na sumunod sa format ng pattern para maintindihan tayo ng hapon. Kasi na, ewan ko sa kanila, okay naman sila sa tinatawag na Barok Japanese eh. Kung meron tayong Barok English, meron ding Barok Japanese. Yung ano, broken Japanese sa tinatawag, meron naman silang ganyan dito eh. Pero minsan, nagiging cause ng misunderstanding ito. Okay, I wouldn't name the person. Pero there is this one time na may sinabi yung kasama namin regarding sa naging sitwasyon niya nitong summer lang. Tapos, nag-alala ang lahat dahil sa sinabi niyang yun. Ako naman, the whole time, naiintindihan ko yung gusto niyang sabihin. Kapwa ko Pinoy eh. Pero yung mga kasama namin, alalang-alala talaga. Tapos, ang sabi niya kasi, ang sabi niya kasi at that time, yung gusto niya sabihin is namatayan ata siya, namatayan ng ilaw. Yung sinabi niya kasi na word din, namatayan ng ilaw. Tapos yung pagkakaintindi ng Japanese na namatayan is namatayan siya ng parang kamag-anak, ganun. Pero yung punto niya is ewan ko bakit yun din yung ginamit niyang term. Ang gusto niya sabihin is naputulan siya ng ilaw eh. Yun sana, naputulan siya ng ilaw. Tapos, gusto niyang i-emphasize na itong klase ng gusto niyang sitwasyon na iparating doon sa mga Japanese is naputulan siya ng kuryente. Ewan ko ano nangyari sa kanya, hindi na ako nangusyoso. Pero, nataka ako, bakit parang nag-alala ang lahat sa kanya? Ako, ano na ako nun eh, parang nag-i-eavesdrop lang. Kasi yun, yung ngayon sinabi niya nun, literal na yung translation is namatayan siya ng ilaw. Tapos yung ibig niya sabihin ay naputulan siya ng ilaw. So, alalang-alala ang lahat. Like, kinakamusta siya? Okay lang ba siya? Umuwi ba daw siya ng Pilipinas? Yung family, ganun. Tapos ako naman, naputulan lang siya ng ilaw. Ano kinalaman ng family? Yung ganun ba? Yung nasa isip ko nun. Saka lang siya nag-click sa akin na iba yung intindi ng mga tao dun sa sinabi niya. Kaya ang daming condolence. Pati nga ako nagtanong ako sa kanya, ano sinabi mo? Tapos, gusto ko lang linawin ko na yung punto niya. Nung nagkausap na kami, doon na nag-click ang lahat. Ay, iba yung punto mo. Baka, ganun. So, nung ina-explain ko na, saka siya nang parang medyo namula doon sa hiya siguro, I'm not sure. Or sa feeling na talaga, yung bala yung ibig sabihin noon. So, nagkaroon kami ng konting talking-talking. And then, the next day, na okay naman siya eh. Na okay naman yung situation kasi na-explain na niya na yung ibig niya sabihin is iba. Kasi nakarating yung story doon sa HR. Kaya yung usapan tuloy, pauuwiin siya ng Pilipinas. Which is nagtaka siya, bakit siya pauuwiin? So yun, just imagine, no? Yung big misunderstanding na yan. Just imagine po, minasan. Okay? So please use the right pattern, the right word, at of course, minasan. Please, always check your terms. Onegai shimasu. Okay, para hindi magkaroon po ng misunderstanding. They're very easy to be misunderstood, yung Japanese, kapag ibang pattern yung nagamit natin. Tulad nung disho na ito, may disho na siguro ang ibig sabihin, tapos may disho na diba ang ibig sabihin. Yung disho na diba, yun yung disho na pataas. Disho, diba, in Tagalog. Then meron tayong disho na pababa, na siguro yung ibig sabihin. Ito yung ibig ko sabihin na ingat-ingat lang. Okay? So, isang word lang yan, no? Yung tono lang yung nagkaiba. Pero ang layo ng ibig sabihin ng bawat isa. Desho? Diba? In Tagalog. Then we have desho na pababa. Siguro naman sa Tagalog. Probably sa English. So, what's your tone din? Kumbaga. Kung ano, tone in a means na intonation yung ibig ko sabihin, of course. Okay, so yun lang naman po, minasan. And then, here we are sa command form. Again, nakatawid na tayo sa inyong lesson 33. So this is your command form of the verb na continuation na, finally, ng inyong naging lesson last week na nasimulan ko naman. Okay, yung lesson 33 natin. So again po, meron kayong notes nung last week kung paano gumawa ng inyong command form ng verb. Hopefully, nandiyan pa rin po yung notes nyo at tingnan na lang, silip-silipin every now and then para makapag-review.
Aside, meron naman tayong recording eh. Again po, yung recording ito matagal lang ng 30 days from the day it was recorded. So it will disappear after 30 days and hindi na ito siya ma-retrieve, no? Kasi kusa itong dinidelete ng Skype sa kanilang system to make way para sa mga iba pang recording. Siyempre, meron yung kinakaing space doon sa program. Alright? So save your own copy if you want to save it. Alright, so again, going back, this is your command form of the verb. We got two versions. Okay, we got your imperative. Sinabi na ito natin last time na ito yung talagang positive na command. Iniuutos na gawin ninyo yung action. Again, inuutosan nyo po yung kausap nyong tao na i-perform yung verb. Unahin muna natin ito the same way na una natin itong diniscuss. So this is usually ginagamit ng isang male senior sa kanyang junior. So, ano bang ibig natin sabihin dyan? Pag sinabi nating senior po ay hindi yung senior citizen lang. Okay? Senior, ibig sabihin yan, yung senpai din natin po na tinatawag. I think some of you have heard the term senpai, dai-senpai, ganyan, para sa mga ex-trainee, ex-Japan na mga kasama ninyo. So, yung tinutukoy nating senior ay yung mga taong nauna sa atin sa field. Again, yung sinasabi nating senior dito po ay yung mga taong nauna sa atin sa field. So, for example, katulad ko, ALT ako, syempre. Pero kakastart ko lang noong April. Meron akong mga senpai na, of course, ALT din. Pero ilang taon ng ALT. So, may 4 years. May 5 years, may 13 years ng ALT, din pinakamatagal namin is 20 years. 20 years na siyang ALT. So lahat sila, syempre, puro senior sa akin. Puro senpai ko. Okay? So just imagine kung lalaki kami, no? Okay, just imagine po, minasan, kung lalaki kaming lahat dyan. Okay, so yung mga senpai ko na yun, na nagtatrabaho ng 13 years, 15 years na ganyan, pwede akong gamitan itong command form. Kasi ako yung junior nila eh. Nakamabata nila akong katrabaho, kumbaga. Okay? So, ganun po yung tinutukoy natin dito for your imperative form. So, lalaki. Okay? Alright. So, you could imagine po, minasan, na itong command form ng verb ay medyo pabor. Again, medyo pabor yung command form ng verb sa Japanese sa male gender. Okay? So, medyo may pagka-bias, no? Pakinggan yung inyong command form. Pero, wait lang. Okay? Sandit lang. Okay, you got your example dito po. Okay, this time, syempre, matagal ko na itong nabigay eh. Last week pa ito po, na binigay ko sa inyo minasan ng mga slides. So, we'll check kung meron bang gumawa sa inyo ng assignment. Again po, iba yung style ko ng pagpapa-assignment, no? I don't give yung paperwork na assignment. Yung pinapa-assignment ko lang ay yung slides na siyang ang sinisend ko sa inyo before the meeting. So ito siya ay nasend sa inyo last week pa. Mga ilang araw na yung tambay sa inyong GC dito sa Skype. So, yun yung pinapa-assignment ko po sa inyo, minasan, na hanapin nyo ahead of time yung mga kanji na nandoon bilang exposure nyo sa kanji at paggamit nyo sa application para meron kayong sarili ninyong lista ng vocabulary. At the same time, may vocabs ka na, meron ka pang kanji. May mga verb din tayo dyan sa formation na pwede nyo makita. Okay. Okay, let's check. Sinong gumawa ng assignment? Kaya subukan natin si Miss Yuki. Miss Yuki? Okay, second call for Miss Yuki. Bago natin give chance to others at bago ko ilagay yung pending mark dito. Again, calling for, again, third call for Miss Yuki C. Miss Yuki? Okay, no response. Sandit lang, sulat ko muna. Pending. Alright. Next person natin to check, no? Let's go with Miss Karine and Tun.
Okay. Wait lang. Sagit lang po. Miss Karain and Tud. Okay. Second call for Miss Karain and Tud. Third call for Miss Karain and Tud. Okay. No response. Same thing. Pending din tayo po. So, this is how I check attendance all throughout the call. Babalikan kayo kung mababalikan kayo po minsan. And this is also to add participation points ninyo po as we go on in the class. Like I said, hindi ako nagpapa-assignment ng paperwork. Nagpapadala lang ako ng slides na gagawin ninyo po ng translation sa inyong takoboto or sa inyong kanji lookup. Again, just write it down per lesson. Okay, na nakasulat na ito. Alright, so we have a volunteer. Okay, Joe-san. Okay, arigato gozaimasu. Ja. Go ahead. Babasahin ko po lahat. Hayako ko chi ni. Ay, yung pangalawang kanji, ma'am, hindi ko na search siya. Wait, yung koi po yan, yung command form ng inyong kimas. Ano po ba ulit? Medyo naputol po. Command form ng kimas po. Kimas is... Ano command form. Last week ito na lesson? Wait lang po ba? Yung command form po is... Command form po. Command form. Again, we are on the command form of the verb, imperative form. Binigay na ito last week. Anong ito sa command form niya? Nakalimutan ko yung command form po, ma'am. So you weren't able to take note from last week na lesson? Hindi ko po na-screenshot. Okay, try to go back to the recording po. Right. Okay, let's track another person. Okay, subukan natin si Sir Dexter down. Okay, Sir Dexter Lloyd Alcazar. Ay, Sinsi, hindi pa po ako ready. Okay, again po, Mina-san. Okay, yun ay po yung bagong style ninyo, no, for assignment. Onigashimasu. Okay? So again po, it's already been sent to you last week. Okay, at na-mention din po ito during our discussion last week po bilang review. Okay? Tinuruan din po kayo paano gumamit ng inyong kanji lookup para matulungan kayo sa pag-collecta ng inyong vocabulary per lesson. Go for it lang, Mina-san. Okay, let's try with Miss Gemma Atabello. Hello po, Sensei Konbanu. Ano po, Sensei? Hindi pa po ako nakapag-download ng Takoboto tsaka Kanji Lookup po kasi iOS po yung gamit ko. Hindi po ako makapag-download. No, that's going to be a disadvantage po. Yes po, sinusubukan ko pong mag-download sa ano, cellphone po ng partner ko. Saka pag-download po ako sa cellphone niya, hirap na lang po ako. Paano ba yan, guys? Ano ba yan? Hindi naman tayo nagkulang ng reminder. Baka, laki ng allowance na binigay natin sa inyo. Hindi tayo nag-continue nung Wednesday, nung Thursday, at nung Friday para mabigyan kayo ng mahaba-habang time to do your assignment plus Sabado-Linggo. That's 5 days. That's 5 days po kung iisipin, Mina-san.
Mahabang panahon ang 5 days ko. Halos isang linggo din yun. You have to take advantage of your time po, minsan. Time is one thing on earth na kapag dumaan na, hindi na yan maibabalik. Yung oras na lumipas, it will stay na past tense. Yung 5 days na dumadaan, dumaan na talaga yun. Hindi mo na pwedeng bawiin yun, no? Okay? That's how important time is. You have to make it worthwhile. Kasi hindi na ito nababalik minasan. Besides, it's your time. It's your learning as well. It's for your own benefit, kumbaga. There are people na gustong mag-aral, gustong mag-practice, gustong magkaroon ng study list, kumbaga. Para makapag-take ng exam, makapag-practice ng Japanese nila for future references. Or talagang simpleng mag-collect lang ng knowledge. Iba't iba man yung naging rason po ninyo kung bakit kayo nandito ngayon, you still need to do your part. Okay? I hope that's clear po for everyone else. Alright? Okay. Alright, we have a volunteer, Ms. May Maraya. Right, the first example? Kaya ako, kutini ko eh. Okay, again, makinig po sana ang lahat po. Go? Hayaku kochi ni koi. Okay, that's correct. Okay, sa reading. Okay, hayaku kochi ni koi. Okay, so yung ating first pair, or should I say yung ating dalawang kanji sa sentence na ito, this is hayaku. Hayaku. Kochi ni koi. This is the command form of your kimasu na come ang ibig sabihin. Again, mula sa kimas, nagiging koi. As in, K-O-I ang spelling. K-O-I. Koi. Okay, ang inyong kimas pag command form. Para sa mga walang copy ng command form natin, balik lang po kayo doon sa previous lesson. May recording po yun and try to screenshot to try to write down. Okay? Again, dumaan na tayo dyan po minsan. Mayroon tayong na-save na copy and nasa sa inyo na lang po kung babalikan ninyo. Okay? Alright. So, good po yung reading natin po with Miss Mariah. Okay, subukan daw natin i-translate po, Miss May. Compare to sleep po ba? Okay, one more time. Medyo basag yung audio natin po. Wait. One more time. Say it clearly. Compare to sleep. Okay, that's correct. Okay, hayaku kochi ni koi. Come here quickly. Okay, that's your translation. Kung tatagalogin mo siya, kamusta ito? Kung tatagalogin mo po ito? Bilisan mo pumunta rito. Not sure. Okay, paano mo sasabihin yung come here quickly sa Tagalog o yung hayaku kochi ni koi ng Japanese? Tagalogin natin. Sige. Tumukan mo lang yung pinakamalapit na naisip mong pwedeng katulad ng inyong come here quickly. Bilisan mong pumunta rito. Pwede. Okay, again, one more time. Bilisan mong pumunta rito. Okay, pwede. Right? Okay. Punta ka dito, bilis. O bilisan mong pumunta dito.
Right. So thank you so much po, Miss Mariah. Nice work. So again po, minasam, you don't need to have a word by word na translation, no? Talagang punto per punto na translation. Hindi naman kailangan yan. You don't need to have that kind of strict na arrangement ng words. Especially sa English at sa atin sa Tagalog. Since, okay, every language po, syempre, mayroon talagang tinatawag natin na margin of error. Okay, ito yung okay, ligas na normal na meron sa bawat language na hindi ito magiging parang 1 kilogram is equals to 1,000 grams. Exactly. Meron talagang mga punto yung bawat language na pwede sa isa, pwede sa original, pero wala po doon sa isa pang language. Okay? So, meron talagang margin of error yan. So, yung pinakamalapit po sa inyong sentence, okay, would be okay. Right? So, here we go with Hayaku. Okay, Hayaku kochi ni koe. Okay, na ginagamit lang ng mga male senior sa kanilang mga junior. O yung kung sino man yung nauna sa inyo sa field, either sa trabaho, sa organization, sa institution ninyo, okay, maging sa school, kumbaga. Okay, yung male senior lang talaga usually yung gumagamit nito at ginagamitan nito yung kanilang mga junior din. Of course, yung junior na yan, male junior din yan eh. Okay. So again po, male senior. Okay, kahit na sino nauna sa inyo sa school, sa work, or sa kahit na anong organization or institution. Basta senpai or senior yung nauna sa inyo. Okay. Automatic kayo yung junior eh, kasi kayo yung bagong salta. Or kayo yung mas batang nag-join. Okay? So, madalas sila yung gumagamit ng command form ng verb. Okay? So, that's one po para sa ating unang example. Okay? Marami pa tayong punto dyan. And usually, patungkol ito po sa kalalakihan or sa mga lalaki po. Kasi medyo gender bias nga yung command form ng verb. Ito ay palaging with the male side natin. Meron tayong specific situation with the females, pero later. Okay. Then we have your next category. Okay. Kung hindi mo man siya senior, hindi ka rin junior, then maaring barkada mo. So among male friends, mga kalalakihan pa rin yan. Okay. So yung mga magkakabarkadang lalaki, yung magtotropang lalaki, ganyan, kumbaga, okay, sila yung nag-uusap ng ganito po sa isa't isa minasan. So, as we know, yung mga male natin po, yung mga lalaki po, eh, hindi sila mahilig sa keme-keme, kumbaga ba? Yung bait-baitan, in other words. Okay? Talagang direct to the point and very casual, manalita, yung kadalasan na case ng mga lalaki po. I'm not saying na lahat po ganun, no? But generally. So that's why okay, we got your categories here kung saan madalas yung command form na gagamit. And it's usually kalalakihan nga. So here we have another case na kapag ang person o yung speaker natin ay among his male friends, kumbaga. So example natin would be this sentence. Okay? So meron tayong noun dito paired with your command form na naka kanji, syempre. Alright. Okay. Sino pa yung naggumawa ng assignment? Okay. Nag-raise ng hand si Sir Dehan. Sige, sir. Ay, ito. Ay, sino Joshua o iyo? Okay, one more time. Aitsu no Joshua iyo. Okay, okay. Almost there. Okay, this one. Almost there. Iye. Okay, that's it. Okay, medyo ano lang natin. Iye. Iye. Masaya si sir. Iye yo, char lang. Anyway. Okay, so iye. Yo. Yung yo na ito is rather casual no sa Japanese. Pero yun nga naman, no? Male friends naman yan eh. Okay, so good job, sir. That's it. One more time. Go. Aitsu no jusho iye yo. Okay.
Old MacDonald. Okay, sige po. Translation natin para sa part na to. Go. Ano po? Tell me his address. Again? Tell me his address. Okay, that's correct in translation. Okay. Or you could say, tell me guy's address. Okay lang yan, okay lang yan. Okay. Tell, yung he naman natin, guy naman talaga yan eh. Okay. It's is ano po, very casual way to say ano hito. Okay, ano hito, yun yung pinaka pul, ay hindi yung pinaka pulit eh. Yun yung polite. Yung pinaka formal is ano kata kasi. Pero pareho lang yun, that person. Ganyan. Okay, so yung it's yung pinaka casual. Okay, casual ibig sabihin yan, usapang barkada, usapang pamilya, yung style mo ng pananalita. So it's is similar to ano hito na polite. And ano kata na formal. Pero lahat ng yan, ano hito, ano kata, ito siya, aitsu, pare-pareho lang yung that guy, eh, that person, ganun. So, nang that guy lang tayo dito para tumugma naman sa casualness na meron yung aitsu. Pero okay na yan with the he. Okay na po yung he natin. Kasi yung guy natin dyan, yun nga, no? Male friends, lalaki yan. So, okay na yung he. Okay. So, again po, going back with Sir Dehan. Go ahead. We're good with your translation po. Hey, tell me his address. Or hey, tell me that guy's address. Yung hey natin dito, yun yung yo natin sa dulo. Okay, Tagalogin daw natin, sir. Go. Ito. Uy. Sabi mo sa akin yung address. Ang kabuso pa siya eh. Yung that guy na lang yung kulang, sir. Ngayon ka pa ba magano aatras? Yung that guy. Ito. Sabi mo sa akin yung address. Niya? O nitong lalaking ito? Or parang gano'n po? Yeah, that's it. Wag nung magbagamitin yung nito. Kasi nito is similar to ito na this. Okay. Okay, you could say your guy, lalaki. Tapos, galing sa term na iyong. Okay? Ganito yan siya minasan. Okay, ganito yan siya minasan. Pag ko itsu, kono hito, kono kata, ito yan, this. Okay? Pag so, iyan, o ito, in Tagalog. So, sono hito. Okay, yang tao, taong yan, kumbaga. Okay, sono kata, same thing. Then we got soitsu. Okay, in Japanese, no, na casual. Then meron kayong ano hito, ano kata, then meron kayong aitsu para sa casual. Taong iyon naman yan. So, ito, pag ko yung simula, ko series ninyo from lesson 2, lesson 3 ng N5. Then meron kayong iyan para sa so series ng N5 pa rin. Then yung inyong a series, o yung are, sorry, yung ating are, ano, ganyan. Okay, ito yung iyon natin po, in Tagalog. So you could say the term iyon, sir. Okay, one more time. Go. Oy, sabi mo sa akin ang address ng lalaking iyon. And that's correct. Okay, good job po, Sir Dehan. There you go. Okay, uy, sabihin mo sa akin ang address ng lalaking iyon o ng taong iyon. Okay, either way, it works. Right, so there we go. Okay. Ang OA ng address ko kasi naka-English siya. Okay, so there you go. There you go po, minasan. Okay, thank you so much po, Wizard Dehan, para sa ating reading and translation. Right. So again po, you got your Jusho. Okay, that's your vocabulary here. And meron kayong Iye. Okay, from the I-U, yung spelling, yung I-U. Kumbaga, pero iimas yung spelling niya naman sa side ng mas form. So we got your iye sa version ng command form nito, imperative form. Kumbaga, positive na pinapagawa yung action. So, uy, sabihin mo sa akin ang address ng lalaking iyon. So, nagsisimula tayo paatras sa Tagalog. Okay, nagagawa ito ng paatras po sa Tagalog po, minasan. Okay, so we got your oy dyan. Oy, sabihin mo sa akin. Okay, ang address ng taong yun o ng lalaking yun. Okay, most of the time, nagagawa siya ng paatras. Okay, so we're good with these two examples for the imperative side natin.
positive na inuutusan natin yung tao na gawin yung action. So ito, inuutusan natin na sabihin yung address ng nasabing lalaki. Ito naman, yung ating male senior, sinasabi, pinapalapit niya sa kanya, pinapapunta sa kanya, yung kanyang junior, kumbaga. Kung sino man itong underclassman niya, o yung nakababata nilang membro doon, sa grupo, or sa trabaho, sa eskwelahan, organization. Okay, so sa imperative form natin yan. Next up, we have your prohibitive form. Ito naman yung version na nagsasabi ng huwag gawin yung action. Again, na-discuss na ito, lesson natin po last week. Okay, review-reviewin natin po every now and then yung lessons, minasan. Again, prohibitive form, huwag gawin yung verb. Okay, so yung status natin, ganun pa rin. Okay, so version ito ng inyong male senior to junior na naka-prohibitive form tayo po. Again, imperative form versus prohibitive form. Yung organization natin po, ganun pa rin, yung standing senior male pa rin or male senior. Okay, ang kausap niya, yung kanyang junior po sa trabaho, sa school, or sa organization. Okay. Lahat naman ng ganun ng command form natin would be under these categories. Okay, at parehong may punto ang bawat isa. Imperative form man yan o prohibitive. Alright. So, subukan natin po ito with another participant. Okay, check natin kung meron bang okay, mag-volunteer dyan. Okay, looks like we got no one to volunteer for this one here. Okay, looks like we have to check on the others. Okay, we have Miss Erica Bade. Okay, sige po. Nigashimasu. Sige po, Miss Erica, you may open your mic now. Hi, hi, sensei. Ayun po. Ano, ashita no hokoku wo wasureru na? Ashita no hokoku wasureru na? Hey, good job. That's it. So, napapractice na natin yung basa natin yung kuminasan. Kahit na, of course, meron tayong codigs-codigs no, na ginagamit ko. Pero at least, nabibuilds up na yung ti-unti yung vocabulary ninyo through kanji nga. Exposure lang naman yung kulang sa atin eh. Since we don't have it always there in the Philippines. So, kakaunti lang yung times nakakita tayo ng kanji. No? Ito ay kapag sasadyain talaga natin po na i-expose yung sarili natin. And this is through practice. So, bibigyan kayo ng rason na mag-practice at ito na yung assignment nga po ninyo. Okay. So, good job po sa research natin so far sa lahat ng mga naging participant. Okay, going back with Miss Erica. One more time sa reading. Makinig po sana ang lahat. Ashita no hokoku wo wasureru na? Okay, translation natin po. Don't forget to report tomorrow. Tapos, okay. Sa Tagalog po, ano ba yung report? Okay lang yan. Taglish, okay lang. Ay, okay po. Huwag mo kalimutang mag-report bukas. It's not a verb. Hindi siya verb. Mag-report ay. Is verb po. Okay, ito po ay ashita no hokoku. Kahit ito lang muna yung tingnan. Ashita no hokoku. Article. Oh, ito siya. Okay, this is from your lesson 1 sa N5. Particle no. No. Yung pwede mong tanggalin yung particle no kung isipin mo. Subukan mong umatras no, sa translation. So, itong part na to, wasurero na. Huwag mong kalimutan. Ano to? Ang report bukas? Yan, that's correct. Yeah. Okay, one more time. Okay, yung English mo kanina, same thing, go. Don't forget to report tomorrow. The report tomorrow, yes ma'am. Okay, that's one. Okay na yan. Don't forget tomorrow. Okay lang yan. Yung meaning eh.
Okay, like I said po, you don't need to do it word per word. OA na yun, word per word, eh, pareho naman yung punto. Okay, so again po, huwag natin pilitin, minasan, na talagang punto per punto, saktong-sakto, no, sa kung ano yung translation dito. Okay lang yan, basta pareho yung meaning, no, tsaka yung, yung ibig sabihin mo sa sentence, ay nagtutugma sa target na ipaparating ng Japanese. Okay, okay lang yan. Alright, so again, don't forget tomorrow's report. Okay, or don't forget the report tomorrow. Same thing. Okay. Alright, next natin po, yung Tagalog natin kanina. Go. Huwag mong kalimutan ang report bukas. Okay, very good with that one. Okay. So, same meaning, same meaning. Okay. So, here we have your wasureru na. Yun yung prohibitive form natin po. Okay, wasureru. Okay, dictionary form plus na. Tapos na ito nung last week pa po, minasan. Okay, for the others, okay, please review your notes. Okay, thank you so much po, Miss Erica. Nice work po. Okay, there we have it po, minasan. Again po, hindi nyo kailangan maging word per word, no? Basta yung punto ninyo po ay katulad ng punto ng Japanese. Don't worry. Okay? So, don't forget tomorrow's report. Huwag mong kalimutan ang report para bukas. Okay. Same relationship pa rin. Okay, for the next case natin. Thank you so much again for the participant, Miss Erica Bade. Nice work. Next up, we got your among male friends. Parang punto lang din po, minasan. This time, version po na gagamit tayo ng prohibitive form. Okay. Game. Let's check on the others po. May gumawa pa ba ng assignment dyan? Okay. Okay, Miss Chia. Okay, Miss Chia. Okay, thank you so much. Hi po, Sensei. Zenbu toru na yo. That's it? Okay, one more time. Makinig po sana ang lahat. Zenbu toru na yo. Hmm? Ibig sabihin? Don't take it all po. Okay, that's it. Okay, talugin natin. Wag mong kunin lahat. Okay, that's correct. Okay, yun yung translation natin dito. Okay, may OA pa rin kasi meron tayong... Okay lang yan, okay lang yan. Okay, yung OA natin expression lang naman ng pagiging casual, no? Okay lang yan po. Okay, oy, hindi naman nabago yung meaning ng sentence. So it's good. Okay, oy, yung oy na nandito din, no, sa kabilang side. Okay, oy, wag mong kunin lahat. Okay, zenbu, toro na yo. Okay. So pattern pa rin, kung titingnan, toru, dictionary form ng torimasu. Then we got your na. Na kailangan nga, dictionary form plus na yung ating prohibitive form. Zenbu, okay, this is your pattern. Zenbu, toru na yo. Okay, don't take it all. Or hey, don't take it all. Then we have Tagalog na, uy, huwag mong kunin lahat. Okay, so again po, usapan lang ito among male friends. Yung magbabarkadang lalaki, yung magtutropang lalaki, madalas, yung ganito yung style ng pagsasalita. Hindi ko man nila lahat po minasan, but this is common pagdating dito sa Japan. Okay, so there you have it po. We got our two cases from a male senior to a junior. So anyone na... senpai, kumatawag natin, yung mas nauna sa atin po sa eskwelahan, sa trabaho, sa organization, or sa institution, lahat niya sila senior natin. And this is sa side po ng male seniors or yung mga barkada natin mismo. Okay. So you can screenshot kung bet niyo mag-screenshot po. Okay, kompleto yan siya. We have Tagalog in English for both sides. May translation tayo po. Okay, yun nga lang, syempre, yung basa natin sa Japanese ay wala kasi yun yung assignment nyo nga po, minasan. Okay, so you should have your own copy. Okay, going next. Okay, imperative form pa rin po tayo po, nag-uutos na version, no? And this is for this category. So yung imperative form, syempre, ay ginagamit din as a form of instruction na binibigay kapag may mga emergency tulad ng mga disasters, sunog, lindol, aksidente, baha, landslide, kahit ano pa yan. Okay, emergency eh. Okay, so wala nang time maging bait-baitan o yung pulit-pulit natin. Di na yan siya maririnig po. Okay, again po, minasan.
imperative, positive, na iniuutos natin yung action. And ito ay marinig din natin kapag magbibigay ng panuto, direction, instructions, okay, ang ating mga people in charge during an emergency. At yun pa rin yung kaso natin dito. Again, we got it. Okay, nakakapitalize. Senior males pa rin. Okay, so pabor talaga yung command form sa male gender. Okay, di man sa gender bias lang yung inisip natin dito minasan. But the point here is, ganun yung system or yung meron dito sa Japanese. Sabihin natin, they really have specification, no? Kung sino yung madalas gumamit. Okay? So again po, instruction, mga panuto, mga direksyon, kung saan pupunta, sinong kakausapin, anong dadalhin, okay, saan mag-gather, kumbaga, when it comes to emergencies. So again, this is given pa rin ng senior males nga daw. So here's your example, of course. Anyway, ito siya po, okay, hindi naman siya necessary. I would say, and don't know bakit 3/4 yung lumabas dyan. Pero yung ating, ano po, yung ating imperative form ay nandito naman. Okay. Tsaka same naman ito nung meron tayo dun sa black slides na binigay ko sa inyo. Same content. Alright, okay, sino pa yung gumawa ng assignment natin po? Okay, so far, Eden pa lang yung nagde-dare natin na mag-practice. Okay, let's try to call on Miss Arona Dien Kalake. Again, calling for Miss Arona Dien Kalake. Okay, third and last call for Miss Arona Dien Kalake. Okay, no response. Okay, sama natin siya sa pending. Alright. Okay, let's try to call another person po to check with the others as well. Okay, there is someone here na nakasulat po bilang guest user. Who is this? I don't know why it's showing up as a guest user po. Ang daming guest user. Ah, this is not so good po, minasan. Totoo lang. Kaya na maraming excess account, kumbaga. Kung kanina man tong account po na puro guest user, I'm gonna remove them po para hindi masyadong mag-load yung page na, ay, yung page ka, yung group natin. Again, whoever is the guest user po, minasan, okay, please change your name. I don't know why it's not changed here. Siguro dito sa laptop, okay. I can't see it here sa cellphone. Anyway, okay, nag-raise ng hand si Sir Nicholas. Okay, sige po, Sir Nicholas. Kao? Kao ni? Sir? Hello? Yes po, I can hear you. You can read now. Oh. Paano na po yung simulang basahin, sir? Hello, Sir Nicholas. Nakamute po kasi po kayo, sir, if you do not notice it. Hello. Ah, sorry po, Sensei. Kaoni E. Romato?
Lumato. Nakalimutan ko yung huling kanji, sensei. Okay, try to search that the kanji po, the kanji po, sir, yung dalawa mismo. Kasi iba yung basa mo para sa kanji na nandito. It's not it. Okay, need to search for them. Okay, dalawang kanji lang naman ito sila, one by one. Okay, tsaka this is written in katakana. So check your katakana. As well. Kung kayo familiar sa katakana ninyo. Okay, alright, let's try another person po for this one. Okay, let's check with... Kayo hindi pa natawag, no, so far. Okay, check natin po with Miss... Okay, Hannah Jane Satera. Hello. Calling for Miss Hannah Jane Satera. Okay, third and last call for Miss Hannah Jane Satera bago tayo lumipat ng person. Okay, no response. Okay, also pending. Right. Let's go with Miss Riza Magalio. Thank you po for volunteering. Subukan natin po. Kini po sana ang lahat. Go. Kumbanga, Sinsi. Opo. Atama ni Hiromitsu to Komorori. Okay. Again, ito siya. Huwag mong basahin ito. Ito. Look at the screen. Okay, this is Chisaitsu, yung pampadouble consonant. So, hindi mo siya kailangang basahin. Mm. So, yung double consonant ay kung ano yung consonant na nandito sa nakasunod na katakana or hiragana. In this one, katakana tayo. No? Katakana yung gamit natin. Okay? Atama ni Hiromitsu o Komorori. Okay, iba din yung kanji ninyo po. Okay, yung atama po, tama po ba? Tama po yung atama natin po. Atama ni Hiromitsu o Komorori. Komoro. Okay, do you have your kanji look up with you? Yes po. Okay, nakikita mo yung sa baba po nung kanji, 'di ba? May kanji na malaki tapos may pulang linya, right? Sa ilalim niya. Yes po. Yung number one doon. Sandali po, Sinsin. Kaburo. Okay. Gawin mo lang command form yan. Yung ru, gagawin mo. Ano yung nandito po? Palitan natin yan. Palitan mo ng re. Okay. So magiging? Kamuro re. Yung one nga. Kamuro re. Yung one na po, yung sa ilalim, yung binasa nyo ngayon lang. Kamuro. Yung, di ba, yun nga sa kanji look up, di ba sa baba ng hiragana, may number one na nakalagay. Yes po. Oh, yun po yung babasahin. Atama ni Hiromitsu o Kaburo. Yan, anong basis natin? Hindi po. Kaburo. Okay, again po, ang basa ay? Kaburo. Yung ru, palitan mo nito. Kaburi. Okay, one more time, go. Atama ni Hiromitsu o Kaburi. Okay,
Okay, okay, ayusin lang natin yung pronunciation. You say kabure. Kasi eh ito no, eh yung dulo. Okay, kabure. Kabure. Tapos practice. Kabure. Okay, yung buong sentence na daw. That's right. Okay po. Atama ni Hiromito o kaburi kaburi. Ano? Atama ni Hiromito o kaburi. Eh, medyo ano, soft. Re, hindi re. Okay, yung re matigas yan. Re. Okay. Huh? Atama ni Hiromito o kaburi. Okay, that's it. Okay, translation na po tayo po. Go. Put a helmet on your head. Okay, that's one. Okay, medyo galit yung person natin, no? Padamdam dapat yan, eh. Hindi ko alam bakit naging 3-8 yan. Pero pandamdam lang yan. Okay, tagalogin natin po. Mag-helmet. Ah, magsuot ka ng helmet. Yan, galit ka te, galit. Go. Magsuot ka ng helmet. With feelings tayo dyan. Ah, magsuot ka ng helmet. Kasi emergency eh. Emergency tayo po. Bawal yung malambot dito. Emergency yan. Sige po. Okay, with feelings. Magsuot ka ng helmet. Yan. Okay, thank you so much po. Okay, with feelings lang naman. Okay, that's it. Right, so again po, minsan i-ano na natin, i-feel lang natin yung sitwasyon. Kasi nga emergency eh. Okay, so again, yung unang kanji natin po, okay, yung ano, yan, mag-helmet ka, galit lang din. Okay, magsuot ka ng helmet, mag-helmet ka in other words. Okay, so ito dire-diretso lang natin, no? Pero yung punto, yun naman syempre, saan ba sinusuot yung helmet? Okay? So, yun po. Okay, good job po para sa ating participant. Okay, well done. Okay. So again po, okay, yung unang kanji, tingin po sa ating screen, okay, yung sa arrow, that's atama. Atama ibig sabihin ulo, syempre. Okay, atama, ulo. Ito yung makikita ninyo, of course, na translation, head, kanji lookup. Then you have your helmet na nakakatakana. So in other words, yung helmet o yung herometo natin ito, again, herometo. Okay, wala ito siya, chi sai tsu, maliit na tsu lang yan, pampadouble consonant. Okay, so herometo. Okay, atama ni herometo kabure. So, pinagsusuot ka ng helmet sa ulo, syempre, ng inyong senior male. Yun nga lang, senior male pa rin, yung bida natin po. Okay, so sila yung galit na nagpapasuot sa'yo ng helmet, of course. Kasi nga, emergency to. Wala nang time magbait-baitan, wala nang time maging polite, kumbaga. Nagmamadali ang lahat. Okay, kasi may sitwasyon tayo po. Okay. Again, emergency situation, mostly it's accidents, disasters, or yung ating mga natural phenomenon tulad ng bagyo, baha, landslide. Okay? So again po, pag mga itong mga sitwasyon po, ay wala nang time maging polite. So napupunta po sa imperative form kasi pinagmamadali na siyempre yung mga tao po. Then, nandun pa rin yung punto na kadalasan na gumagamit pa rin ay yung ating senior males. So may pabor nga yung ating command form sa kalalakihan natin po. Speech style nila ito sa Japanese, kumbaga. Right. So this is your pattern po for your format there. Right, thank you so much po para sa ating participant. Nice work. Right. Okay, next up, okay, nandito po yung ating commands during training, PE, and activities. Okay. So in other words, kung sakali man na babae po yung nagdadala ng training, kung babae, yung PE teacher, syempre, makakapag-command form na po yung mga babae natin kung ganyan yung ranking. So, napaka-piling okasyon lang or sabihin natin piling sitwasyon lang po na maaaring gamitin ng kababaihan yung tinatawag nating command form. Again po, hindi naman siya exclusive. Exactly. Na panglalaki. Pero yun nga, generally, kadalasan, okay, lalaki yung gumagamit. Pero, ito no, no, kung sakaling yung may dala ng training, for example, yung basketball coach nyo, babae, sample lang, okay, yung trainer ninyo sa, ano po, sa volleyball, babae,
Sabihin natin ganun, yung coach ninyo, babae. Right? So, kung yung coach ninyo nagdadala ng training ay nagkataong babae po, eh syempre, makakagamit na sila nitong command form. And kung sakaling PE teacher nyo rin, babae, syempre, alangan namang hindi din sila gagamit ng command form. Gagamit niyan. Kasi nasa sa kanila na po yung position kung saan magagawa na nilang gamitin yung sabing formation. Okay. So, yun lang naman po yung punto natin dyan. So, again, pwede na kung sakali man na nasa ganitong posisyon yung ating female. Kung sila yung may dala ng training, sila yung coach, sila yung trainer, in other words, sila yung PE teacher at sa mga aktibidades, no? Sila po yung in charge. Okay. Kung sino man yung in charge ng nutrition month activity, kung sino yung in charge dun sa intramurals, kung sino yung in charge doon sa buwan ng wika, ganyan. So, pwede na. Pwede na makagamit yung mga babae po natin ng command form kung nasa sa ganitong posisyon po sila. Okay? So, mga piling sitwasyon lang, in other words. So, and here's your example. So, medyo cute yung ano, no? Yung ating sentence dito. Okay, nag-raise ng hand po si Ms. Jeneline Mendoza. Okay, Onegaishimasu. Please read your sentence po. Bichuni nami be. Eh? Iba po yan siya, ma'am. Ah, iba po. Iba yan. Siyempre, yung ginagamit natin po, naka-command form. Pero kahit na, iba yung word na ginamit mo. Tsaka ito, yung kanji lang, syempre ito siya. Ano ba ito sa kanji? Anong basa natin dyan? Ichi. Okay? Ichi. Ichi. Wi. Chu. Ni. Na. Taglit po. Check ko yung kanji. Tignan na natin ito siya. Okay? Diyan niyo po sa kanji lookup pa rin. I-drawing niyo lang. Kahit na hindi niyo na po gandahan yung drawing niyo, guys. Nami po ang nalabas sa akin. Nami. Ano po, i-drawing niyo lang exactly kung ano nakikita niyo dun sa, ano po, dun sa, binigay ko sa inyo na slides, kayahin niyo lang yung drawing dun. Sige po. Hindi ko po makalabas. Nami yung nalabas. I-drawing nyo lang talaga, ma'am. Isa-isahin nyo ng drawing. Opo. Nakalabas. Ito. Iba yung pwede. Tingnan niyo po yung blocks na slides po. Tingnan niyo po yung block na slides. Kung paano ito nakasulat doon, kayahin niyo lang. Nara, ma'am. Nara po. I-tap mo po, i-tap. Kailangan mong i-tap yan po. Diba? Sabi natin po, hanapin nyo sa word list. So, kailangan nyo i-tap yan para lumabas yung word list. Okay. So, pinakauna mo nga siya makikita po doon sa word list na yun. Yun po yung pinako yung una po lumabas. Nami po ang lalabas kasi sa kaya nga po, ma'am. Kailangan mong i-tap yun. Tap mo na ba? Apo. Kung natap mo na, nakikita mo ba yung listahan ng words? Apo. Nandiyan siya.
Pinakauna. Basa mo sa pinakauna po. Nana po. Yung pinakauna. Pinakauna sa words po. Words. Di ba may maraming words dyan? Opo. Yung pinakauna po. Di ba words sa ilalim nito? Narabi? Narabu? Dictionary. Oh, dictionary form lumalabas. So, yung dictionary form na yan, ito yung kailangan mong ibalik sa command form. Ano ba yung basa natin again? Narabu po. Tingnan mo tong katabi nito. Ano lang yung kailangan mong gawin dyan? Sige. Narabi. Ayan. Basahin natin po yung sentence natin. Nabuo na siya. Ichiri chuni narabi. Ayan. Okay, ganun po maghanap sa kanji lookup. Kailangan nyo talagang itap yun para lumabas yung lista. Okay? Okay. Okay. Hindi lang po yung lalabas nun na puro kanji yung nandoon po. Kailangan yung itap yun po minasan para nang lahat po ng salitang ginamitan ng kanji ay makita ninyo. Okay? Yun yung listing na sinasabi natin nung last week. Alright, sige po. Okay, balik tayo po kay Miss Jeneline. Sige, ma'am, continue. Ano po? Line up one by one po. Hindi siya one by one. Line up. Okay, again, basahin po. Ichiri. So, check ko na lang po. Continue. Ano yung binasa mo kanina? Hindi ko ma... Binasa mo na to kanina. Yun pa rin yun. Hindi naman nagbago, right? Opo. Okay. Pag-ilip lang po. Pag-ilip lang po. Inaano ko lang po. Arranging arrow po. Oh, ano po yung sabihin yun? Pumila po. Ayusin ang pila. Again, try yung basahin ulit. Ichiri. Patuloy, patuloy. Sige. Nakapila po. Katulad na ng basa po, kailangan nyo mag-insayo ng reading minasan. Ichiri, chuni, nabi, narabi. Ano ibig sabihin nitong ichi? Isa po. Ichiri. Okay, ano ibig sabihin ng retsu? Retsu. Napin ito sa takoboto. Ano ibig sabihin ng retsu? Retso lang. Ano ito? Yung retso lang. Ito lang dalawang kanji na ito. Isulat mo ng alphabet. Okay? Takoboto. Ito. Nanap na ba? Takoboto po. Takoboto. Retsu. Retsu. May takoboto kayo, ma'am? Opo. Oo. I-type po sa takoboto po. Ano po? Line po? Line? Again? Line po. Ano pa? Pumila po ng
parang pumila po ng sunod-sunod o yung tamang again, niya po. Again po, huwag pong palitan yung mga words na ginamit kasi ito po yung nagiging dahilan para ma-misinterpret po. Again, huwag palitan yung mga salitang ginamit o sinabi sa inyo o yung sasabihin ninyo, syempre. Kung ano talaga po yung word na equivalent, pinakamalapit, yun yung gagamitin nga para maiwasan po na mabago yung meaning at ma-misinterpret yung sentence. Okay, again, anong ibig sabihin ng ichi? Isa po. Ano ibig sabihin ng retsu? Line. Raw line. Ano ibig sabihin ng narabe? Line ano, up. Again, line. Anong ibig sabihin ng narabe? Line narabe. Up. Okay. Pag sama-samahin mo, anong gustong sabihin ng lahat ng yan? Pumila po isa-isa. Bakit isa-isa? Pumila po isa. Again po, isa. Balikan natin. Anong ibig sabihin ulit ng ichi? Isa po. Anong ibig sabihin ng retsu? Line. Pila po. Linya. Oh, so... Again po, may isa pang meaning yung retsu eh, na nakalagay po sa inyong takuboto. Ano na yun? Para hindi pong balik-balik yung term na linya. Kasi yung pa kayo yung rason kung bakit tayo nalilito. Ano pang isang meaning po? Row. Okay, yan na lang yung gamitin mo po para hindi ka nalilito, no? Kasi pag sinabi mong linya-linya, pabalik-balik yung term. Okay? So yung row na lang yung gamitin mo dyan. Okay? Okay. Mm. Ano ibig sabihin po ng narabe? Line po. Tagalogin mo na lang. Isang linya po. Again, tagalogin na lang. Isang linya. Ay, hindi po. Isang hilera. Eh, yung isang hilera po, ito yung ichiretsu. Okay? Yung isa, yung ichi, di ba? Yung hilera ay yung row. Yung narabe ba? Na ibig kong sabihin. Ano bang ibig sabihin ng narabe? Stand. Stand po? Hmm? Again? Stand. Ano ba ibig sabihin ng narabe po? Linya po. Line. Iba pang word. Iba pang stand. Okay. Imaginein mo na lang to. Pag nag-grocery ka, tapos may taong nauna sa'yo, anong ginagawa mo? Pumipila po. O, yan yung word. Yan yung word. Ako, pumila po isa-isa. Luminya. Ginamit niyo na yung tamang word, ma'am. Again, ano yung narabe po? Luminya po. Okay. Again. Nasa grocery ka. Okay, nasa grocery ka. Tapos, may dalawang taong nauna sa'yo. Anong gagawin mo? Pumila po. O again, tandaan mo yung word na ginamit mo. Isulat mo. Anong sinabi mo ngayon lang? Pumila po. O, tandaan po. Isulat ito siya. Okay na ba? Apo. O, ano ulit yung ibig sabihin ng ichi? Isa. Ano ibig sabihin ng retsu? Bro. O, pagsamahin mong tatlong yan, yung tatlong salitang yan, para mabuo yung utos. Isang pila po. Isang... Diba tatlo yung words natin po? Bakit dalawa na lang yan? Diba tatlo yung word? Ano nga ibig sabihin ng narabe? Pila, nakapila. Isang pila. Ano yung ginamit mong word kanina? Diba pinasulat natin isang po? Isang hilera po.
Again, ma'am, yung narabe ba, yung ibig kong sabihin, ano yung pinasulat natin kanina? Narabe, anong ibig sabihin nito? Pumila po. O, wag mong palitan. Okay, wag mong palitan. Nag-uutos ka. Ikaw ay nag-uutos. Again, yung word ay? Isang pila po. Wag ngang palitan yung word po. Wag mong palitan. Again, ano po ibig sabihin ng narabe? Isang pumila po. Again po, wag pong palitan yung word. Wag pong palitan. Please. Tatlong words lang po ito. Wag palitan. Okay? Are we clear, Miss Janeline? Opo. Okay, again, ang unang word ay? Pumila. O, isulat yan. Okay, pumila. Isa. Again po, wag pong palitan. Ang word ay? Pumila. Mm-hmm. Ano ibig sabihin ulit ng ichi? Isa. Ano ibig sabihin ng retsu? Row. So, pagsamahin mo yung ichi tsaka yung retsu. Tugtong mo lang. Again po, makinig lang po muna. Trust the process. Okay? Trust the process. Ang ibig sabihin ng ichi ay? Isa. Ang ibig sabihin ng retsu ay? Robo. So, ano yung dalawa pag pinagtabi mo? Idugtong lang. Idugtong mo. Isang robo. Ayan. Okay, again, stop there. Again, ang pag pinagsama yung dalawa? Isang robo nila. Again, saglit lang po muna. Makinig po muna kasi. Again, yung ichiritsu, ang ibig sabihin ay? Row. Yung ichiritsu ba? Yung pinagsama na po. Isang row. Okay, saglit lang. Diyan lang. Again, anong sinabi mo ngayon lang? Isang row. Oo. O, gawin mong utos. Ano yung narabi kanina? Pumila. Isang row na pila. Isang row pila. Huwag nga pong palitan. Huwag nga pong palitan. Huwag kasing palitan, ma'am. Kanina pa natin to sinasabi. Okay, huwag palitan. Okay? Again, anong ibig sabihin ng ichiretsu? Row. Ichi. Isang row. Oo, again po. Huwag magpumuna kasi. Okay, saglit lang. Kalma lang. Okay, ichiretsu. Ibig sabihin? Isang row. Oo, again. Yung word na narabi, anong ibig sabihin ulit? Pumila. O, ilagay mo sa unahan nun. Pumila isang row. Ha? Pumila? Isang row. Okay. Pumila. Lagyan mo ng para sa particle ni. Pila? Pila. Pumila. Nag-uutos ka. Nag-uutos. Pumila ng isang row. Oo. Yun yung ibig sabihin. Nag-uutos po tayo. Pumila ng isang row. Okay? Again po, Minasan. Okay, translation is a process. Hindi po pwede na palitan natin yung mga words na ginamit. Dahil kapag ginawa natin yun, nababago yung ibig sabihin ng sentence. Kung ano yung meron dyan, yun na yun. Okay? Okay, tatlong words lang yung meron. Okay, ichi, isa. Retsu, row. Pwede mo sabihin hilera. Okay. Tapos, meron tayong narabe. Okay. So, kung purong Tagalog, isang row, ibig sabihin isang hilera. At iniuutos natin po na gawin nila ito. Yung pumila natin, kumbaga. Okay, balikan natin si Miss Janeline. Ano yung iniuutos po ng ichiretsu ni narabe? Anong iniuutos natin po? Isang row. Again, sinabi mo na to kanina.
Nagugutos ka nga. Hindi mo ba siya sinulat kanina? Sinulat ko, ma'am. Isang row, isang hilera pila. Pumila? Di ba sabi ko natin palitan yung word? Opo, isang hilerang pumila. Ganun po ba? Paano ba kayo mag-utos nito po? How do you, paano ba kayo mag-utos kung ipapagawa ninyo ito sa person? Isang hilerang pila. Ay. Una, ilagay nyo nga sa unahan yung verb po ninyo. Ginawa nyo na to kanina eh. Bumalik na naman tayo po dito. Unahin mo yung... Pumila ng isang hilera. Ayan. Okay na ba? Naiintindihan na ba yung gusto nating ipagawa? Ano yung pinapagawa mo sa tao po? Pumila ng isang hilera. Nai-imagine niyo po ba yung action? Okay. Ba nag-utos ka? Ano nga ulit pinapagawa mo? Pumila ng isang hilera. Are we clear, Janalyn? Opo. Malito na ba yung iniutos mo doon sa kausap mo o doon sa tao? Nakaharap mo, kumbaga? Opo. Sorry, pinagbabalik sa dupa. Nag-uutos tayo po. Nag-uutos. Again, Miss Janalyn, malinaw na ba yung pattern? Opo, pumila ng isang hilera. Kita mo ba ito sa Japanese na sentence? Ano po, ma'am? Kita mo yung Japanese sentence mo. Doon ang galing yung translation na yan, di ba? Opo. Ano yung sabi mo sa Japanese? Ano po, ma'am? Ano po ito sa Japanese? Yung nasa screen po. Ichiri chuni narabe. Sa Tagalog, ito ay? Isang hilera pila. Saan tayo dyan? Sinabi mo na to. Pumila ng isang hilera. Oh, kanina pa tayo dyan, mga 20 minutes na. Eh, mga 20 minutes na tayo po. Mukhang masaya tayo dito sa isang hilera na to. Sorry mo, hindi ko alam na iuuna ko pala yung pumila. Kasi yung dito po, ang inalo ko yung isa, sinunod-sunod ko po yung sente. Nag-uutos ka, ma'am. Nakikita mo tong sample sa taas? Basahin mo tong example sa taas. Put on. Basahin put a po. Helmet on your head. Ano yung nakatagalog po? Mag-helmet ka. Nag-uutos ba? Hindi. Nag-uutos po. Gawin mo lang din dito. Mag-utos ka rin. Ano ba yung sabi mo sa Tagalog nito? Kasi nag-uutos nga tayo. Pumila ng isang hilera. Malinaw na ba? Opo. Sure? Any questions? Wala po. Again, minasan. Okay, tingnan po sa screen. Okay, madalas, yung Japanese natin ay nakukuha natin ng paatras kung magtatagalog kayo. Paatras. Ibig sabihin, sa dulo. Magsisimula yung kadalasan na translation natin. Okay. So, hindi ito madalas makuha from the start. Kung dito mo uunahin, no? Okay. Sa unahan. Kasi tingnan mo, ang nasa una dito po, minasan. Atama, na ulo, ang ibig sabihin. Tapos, nakasunod yung helmet. Okay, atama, tapos helmet yung nakasunod. Again, tingin po sa screen. Tapos, nandito yung kabure. So, ang awkward naman. Okay, ulo sa helmet, magsuot. Kung ganun yung gagawin ninyo, isipin niyo po, kung susundin niyo yung ganyan. Okay, again, unang sample, no? Atama, ulo.
So, sunod yung herometo, helmet. Tapos, nandyan yung kabore na magsuot. O, imagine ninyo yung translation. Ulo sa helmet. Magsuot. Tama ba yun? Naiintindihan ba yung sinasabi ninyo sa translation kung gagawin ninyong ulo sa helmet magsuot? Diba? Pangit pakinggan. Parang weird yung kausap natin tuloy. So, syempre, okay, ibabagay na natin sa kung paanong paraan tayo nagsasabi nito sa Tagalog. Marunong naman tayong mag-Tagalog minasan. Yeah, we can speak Tagalog naman po. For those who are Bisaya in the group, okay, you can also speak Bisaya po kung mas komportable kayong mag-Bisaya. Okay? Kung may mga Bisaya po tayong kasama, okay, pwede po kayong mag-Bisaya po. Walang problema yan. Okay? Kung gusto niyo mag-Ilonggo, then pwede din po kung may Ilonggo man tayong kasama dito. Yung dalawang lingwahe yung naiintindihan ko siya with no problem. Okay? So again po, may pahiyangan lang talaga, no? Pero pabor kasi yung sa atin sa Pilipinas, sa Tagalog or sa Filipino, Filipino yung ano eh, tawag natin sa Tagalog po as the national language. Kung pabor kayo sa Tagalog, kayo mag-Tagalog kasi yun naman talaga yung natutunan natin sa school pa lang. Pero, okay, kung Tagalog tsaka Ilonggo kayo, pwede kayo mag-Ilonggo dyan, mag-Tagalog, mag-Bisaya, Minasan. Okay, kung doon naman kayo komportable. Eh, pero yun lang, no? Yun lang din yung mga alam kong languages po. Okay, maliban sa Tagalog. Alright? Anyway, so again po, hindi siya nakukuha kung susundan mo yung arrangement, no, sa version ng Japanese. Paatras ito kung titingnan mo. So again, subukan natin, mas mahaba kasi yung sentence dito, no, sa taas. Again, tingin po kung nasaan yung arrow natin. Okay? So, kabure, magsuot. Yung particle o natin ng ito sa Tagalog. Okay? Sumunod yung word na helmet. Then yung particle ni sa ito sa Tagalog. Syempre, yung last natin po, ulo, na ibig sabihin yan. Okay? So again, kabure, magsuot. Particle o ng sa Tagalog. Helmet, helmet pa rin. Particle ni sa ito sa Tagalog. Then, atama, ulo sa Tagalog po. So, pakinggan natin yung version na purong Tagalog na. Magsuot ng helmet sa ulo. Again, magsuot, kabore, ng particle o. Helmet sa particle ni. Ulo, atama. Okay, so magsuot ng helmet sa ulo. Lagyan natin ng person, no? Magsuot ka ng helmet sa ulo. So nag-uutos na tayo niyan. So nakukuha ito ng paatras most of the time sa Tagalog version natin. Okay. So yun po, minasan. Like I said, okay, nasa imperative form po tayo, so nag-uutos tayo dyan sa inyong pattern. Alright? So, yun po, minasan. Okay, so it's already 10:05 sa inyong side. So, nabawi na natin yung 5 minutes natin na waiting time kanina. So, I think we're going to stop here for tonight po, minasan. So, another day. Okay, for the others na mag-research nung ating ginagamit po na kanji sa ating lesson 33. Okay, nandun po ito sa black slides. Dalawang beses po itong sinend sa GC dito sa Skype. Hanapin niyo po, scroll lang po sa taas, makikita niyo yun dun. Again, dalawang beses yung sinend, no? So, talagang meron pong copy. Okay. Again po, for the others, kid na nagpa-practice, okay, most of the time, nagagawa itong i-translate ng paatras, okay, o magsimula ka sa dulo. Yung pinakahuling word, o yung katabi ng des, kung may des man, sa inyong sentence. Doon mo simulan yung translation mo.
Katulad ng sample natin dito sa taas. Atamani, herumeto, kabure. Translation, paatras, simulan natin sa kabure. Magsuot ng helmet sa ulo. Magsuot ng helmet sa ulo. Magsuot ka ng helmet sa ulo. Mag-helmet ka, in other words, kasi wala namang ibang parte ng katawan na sinusuotan ng helmet, ulo lang naman eh. Okay? Kaya ito yung transition ko dyan, shortcut lang siya. Okay, mag-helmet ka. Okay, diretso lang. Kasi yun nga, ulo lang naman talaga yung sinusuotan ng helmet po. Okay? So again po, hanggang dito lang po muna tayo, minasan. Okay? Continue your practice lang po para sa inyong paghahanap ng vocabulary. Again, nasa kanji lookup lang yan. You need to tap po, minasan, on regression mask. Kapag lumabas na yung result ng kanji ninyo matapos yung i-drawing, itap nyo po. Kailangan nyo itap. Okay? On regression mask, itap po natin para makita po yung word list. Okay? At doon sa word list na yun, hanapin ninyo yung word na ginamit para po sa example. Para meron kayong vocabulary. At ipon na kanji, kumbaga. Okay. So hanggang dito lang po muna tayo po, minasan. Alright, we'll go back with the others po na hindi natawag at yung nilagyan natin ng pending, no, kasi hindi nag-respond so far para sa inyong attendance and participation. Siyempre, yung mga nandito, may attendance naman. Yung participation lang yung hindi tinabigyan ng points for the rest of them. So yung mga hindi natawag ngayon tsaka hindi nakapag-participate would have the chance to gain participation points natin po by tomorrow. Hanggang dito na po muna tayo po. Alright, so that would be it. Zehi, domo rin ko to gozaimasu. Oscar samadesh na po minasan. Continue lang po ng practice po. And onegaishimasu. Collect your vocabulary, practice your kanji as well. Okay? Sige po. That would be it po for tonight. Okay, Oscar samadesh na po. Oscar samadesh na sensei. Matashita. Okay, matashita po. Arigato sensei, yasumi. Okay, thank you guys.